Hi, magandang araw sa lahat. Ako pala si Robert at ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano hugasan ang alingatong, ang ugat ng alingatong. Ito po ang aming nakuha kahapon. Although hinugasan ito mula sa aming lugar, sa bukid, pero hugasan ko ito ulit para masigurado natin na malinis talaga siya. Kasi hinugasan lang ito ng malakas na tubig. So parang pressure washer lang. Pero bago natin ilaga, hugasan natin ng maayos para masigurado natin na malinis talaga yung iinom natin na alingatong tea. Yan, alingatong roots tea. So meron akong marami nito. Ready for delivery na yon. Kailanganin mo para sa iyong para sa paghugas ng alingatong roots. Meron ako ditong toothbrush, lumang toothbrush, pero para masiguro ko na malinis ang toothbrush na ginagamit ko, binabad ko siya sa mainit na tubig. Yan guys, so titimbangin natin gaano kabigat yung ating alingatong na kinuha, yung pinutol natin na alingatong. Tingnan natin kung mga 1/4 o mga kalahating kilo ba. So ito meron akong timbangan dahil hindi masyadong malinis yung timbangan ko. Ang ginawa ko, ito, ginawa ko, nilagyan na ako ng plato. Sinet ko na lang din sa zero para makuha natin yung timbang. Yan, tingnan natin. So, ano ba? Mga malapit sa kalahating kilo. Okay, pwede natin hatiin na lang para 1/4 lang yung magagamit natin. Bukan natin timbangin ulit kung mga 1/4 na siguro ito. Yan. Oh, mga 1/4 na. So pwede na natin siyang hiwa-hiwain ng medyo pino para mas makukuha natin yung mga nutrients sa loob ng ating alingatong roots. Okay. Thank you.
Okay guys, so ito na. Ilalaga na natin ang ating alingatong roots. Meron ako dito ang kaserola. Kaserola, tapos may pwede itong gamitin natin 500 ml or 525 ito sa tubig ng 7-11. Pero estimate lang natin na 500. So, mga dalawang botelya lang ito. Na lang punuhin para isang litrong tubig sa 1/4 na kilong alimoso. Tapos pagyan na natin, tapos isasalang na natin sa apoy. Ayan guys, so medyo malamig na ang ating alingatong roots tea. So ito, pwede na natin siyang ilipat sa ating baso. So yung isang litro, after 20 minutes or after 30 minutes, halos isang baso na lang yung matira. So kahit mga ano lang siguro, kahit mga 20 minutes lang, pwede na yan para hindi maubos yung tubig. Kasi dahil sa medyo malakas din yung apoy, mas maganda kung kumulo na yung tubig, kung kumukulo na yung tubig sa kaserola or sa pinaglagaan natin, pwede na natin siyang pahinaan ng konti yung apoy para hindi mag-evaporate yung mga tubig natin. Itong natira na alingatong roots, pwede natin siyang ilaga ulit mamayang gabi. So ilaga natin ulit para hindi masayang yung mga iniwa natin na alingatong roots. Magamit pa natin siya kasi pwede siyang gamitin dalawang beses hanggat may kulay pa yung tubig sa loob ng kaserola. Pwede may sustansya pa yan. Okay, so lipat lang natin dahil may konting tira pa na tubig. Pwede ko itong ilipat dito sa isang baso. Ayan. Tapos yung natirang alingatong roots ay ilalagay ko na dito. Tapos i-expose ko lang sa hangin. Siguraduhin lang na hindi siya maabot ng mga kahit anong insekto para ma-preserve natin yung cleanliness, so para masiguro natin na malinis talaga yung ating alingatong roots. Huwag natin expose sa kahit saan saan lang, ilagay kahit saan saan. Pwede baka may mga cockroach na lalapit o kahit baka may ibang insekto na makalapit. So pwede natin takpan, at least expose siya sa may hangin na makakapasok, dahil alam kita nyo naman na may butas yung aking nilagyan. So ma-drain siya, tapos may ano din, pwede natin siya air dry. So, pwede natin siya ilaga ulit mamayang gabi. Alright guys, so ito na yung alingatong roots tea natin. So, tingnan nyo, ang kulay niya ay dark brown. Subukan natin kung ano ang lasa niya. So, medyo mainit pa, pero pwede na natin siya inumin. Okay, masarap ang ating alingatong roots tea. Hindi siya mapait. Parang tsaa lang talaga yung lasa niya. Mas maganda siya kung inumin kung mainit pa, para makatulong din sa ating yung nasa loob ng ating katawan. Okay, so maraming salamat sa panonood. Sana ay makatulong din ito sa inyo at sa lahat ng mga tao na alam nyo na may
dinaramdam, may mga karamdaman. So pwede kayong kumontak sa akin at mag-order. May lalagay ko na link sa baba at yun sa mga pictures na pinapost ko sa Facebook. Makikita nyo rin ang contact number ko kung paano kayo makapag-order at makakuha kayo ng ganito at maka-experience din kayo ng kagalingan sa inyong karamdaman. So, yun, pray lang tayo at tiwala lang sa Panginoon. God bless.